DJ Tesh. May pagkakataon pala talaga sa buhay ng tao ang makaramdam ka ng sobrang lungkot, sobrang sakit na para bang walang ibang paraan para mawala ito. Kahit ano pa ang gawin mo. Wala kang ibang magagawa kundi ramdamin lang ang sakit. Hanggang sa kusa ka na lang mapagod at mamanhid. Ako si Desiree. 32 years old at taga Kamuning. Nagsimula ang lahat ng makilala ko si Harold. 25 anyos lang ako nang makilala ko siya. Meron kasi kaming common friend, si Liza. Namatay ang nanay ni Liza noon at syempre, bilang kaibigan, nagtungo ako sa huling gabi ng burol kung saan nandun rin si Harold. Pinakilala kami ni Liza sa isa't isa. Wala naman sa isip ko noon na posibleng magkaroon kami ng mas malalim na pagtitinginan. Natapos lang ang gabing yon na nagluluksa ang lahat at nalulungkot sa pagkawala ng isang importanteng tao sa buhay ng kaibigan namin. Hanggang sa hindi sinasadyang pareho kami ng tren na masakyan ni Harold. Konting usap hanggang sa kinuha ni Harold ang numero ko. At dumaan ang mga araw. Nanapadalas ang pag-uusap namin sa telepono at nagsimula na rin kaming magkita kapag may pagkakataon. Nalaman ko na sobrang sakit rin pala ng nakaraan ni Harold. Nagkaroon pala siya ng longtime girlfriend na buntis niya. Pero iniwan siya ng babae. Dala ang anak nila. At hanggang ngayon, wala siyang balita. Nung kinuwento niya sa akin yon, hindi ko maiwasang mapaluha, DJ Tess, kasi ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Kinomfort ko siya. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na nandun lang ako para sa kanya. Nag-uusap kami. Nagkatinginan. Hanggang sa dahan-dahang lumapit ang mukha ni Harold sa mukha ko. At parang napakabilis ng pangyayari. Hinalikan niya ako. At sabay siyang nagpasalamat. Nung mga pagkakataong yon, alam ko sa sarili ko, malinaw. Na mahal ko siya. At ramdam ko rin na minamahal niya ako. Doon na ang simula ng aming maganda. Pero masakit na kwento, DJ Tess. Tuluyang naging kami. Bawat araw na magkasama kami, mas nakikilala ko pa siya. Mula sa mga ayaw niya, mga bagay na nakakapag-inis sa kanya, hanggang sa mga plano niya sa buhay at mga gusto niyang mangyari. Isa doon, ang pagkakaroon muna namin ng anak. Bago kami ikasal. Gusto ni Harold na magkaanak muna at kapag 3 years old na ang magiging anak namin, tsaka na kami magpapakasal. Nung una, syempre, hindi ko masyadong maintindihan kasi normal sa babae ang gustuhing ikasal na muna bago pa ang lahat. Pinaliwanag ko sa kanya yung side ko na gusto ko sana kasal muna. Pero pinaliwanag rin niya yung kanya na dahil nga takot siya. Dahil sa nangyari sa kanya noon, mas gusto niya na mag-anak muna. Bandang huli, tinanggap ko na lang ang paliwanag ni Harold. Pumayag ako, DJ Tess. Mula noon, sinusubukan na namin ang magkaroon ng anak. Nahirapan pa nga kami. Siguro kasi 30 anyos na ako noon. 2 taon na yon ang sinusubukan namin hanggang sa isang umaga. Sinagot na ang aming dalangin. Nakaramdam ako ng hilo at pagsusuka.
Nakakatawa pa nga dahil imbis na mag-alala sa akin si Harold noon, parang tuwang-tuwa siya na nararamdaman ko yon at bigla siyang bumili ng pregnancy test. At finally, positive. Nakabuo na kami. Sobra kong naramdaman ang pag-aalaga at pagmamahal ni Harold lalo sa akin. Mas minahal niya ako. Mas naramdaman ko ang pagiging partner niya sa akin. Masaya akong nagbuntis. Hanggang sa sumapit ang aking 9 na buwan. Sumapit rin ang pinakamapait na kaganapan sa buhay namin ni Harold. Nakunan ako, DJ Tess. Hindi ko alam kung bakit yun nangyari sa amin. Handa na kaming dalawa ni Harold noon. Iniintay na lang namin na masilayan, mahagkan at makasama ang anak namin. Pero binawi siya sa amin agad. Nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak ko. Para akong mababaliw noon, DJ Tess, at gusto ko nang mamatay na lang. Pero kinuhaan ko ng lakas si Harold. Sinabi ko sa sarili ko na magiging matatag ako at malakas dahil nandyan pa si Harold para sa akin at kailangan kong lumaban. Pero matapos ang malagim na pangyayaring iyon, ay nagpa siya si Harold na iwan ako, DJ Tess. Nakipaghiwalay siya sa akin pagkalipas lamang ng 2 linggong mawala ang anak namin. At walang kasing sakit, DJ Tess. Walang kasing sakit ang mawalan ng anak at mawalan ng taong minamahal. Dear DJ Tess, may pagkakataon pala talaga sa buhay ng tao ang makaramdam ka ng sobrang lungkot, sobrang sakit na para bang walang ibang paraan para mawala ito. Kahit ano pa ang gawin mo. Wala kang ibang magagawa kundi ramdamin lang ang sakit hanggang sa kusa ka na lang mapagod at mamanhid. Ako si Desiree. 32 years old at taga Kamuning. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Harold. 25 anyos lang ako nang makilala ko siya. Meron kasi kaming common friend, si Liza. Namatay ang nanay ni Liza noon at syempre, bilang kaibigan, nagtungo ako sa huling gabi ng burol kung saan nandun rin si Harold. Pinakilala kami ni Liza sa isa't isa. Wala naman sa isip ko noon na posibleng magkaroon kami ng mas malalim na pagtitinginan. Natapos lang ang gabing yon na nagluluksa ang lahat at nalulungkot sa pagkawala ng isang importanteng tao sa buhay ng kaibigan namin. Hanggang sa hindi sinasadyang pareho kami ng tren na masakyan ni Harold. Konting usap hanggang sa kinuha ni Harold ang numero ko. At dumaan ang mga araw. Nanapadalas ang pag-uusap namin sa telepono at nagsimula na rin kaming magkita kapag may pagkakataon. Nalaman ko na sobrang sakit rin pala ng nakaraan ni Harold. Nagkaroon pala siya ng long-time girlfriend na buntis niya. Pero iniwan siya ng babae. Dala ang anak nila. At hanggang ngayon, wala siyang balita. Nung kinuwento niya sa akin yun, hindi ko maiwasang mapaluha, DJ Tess, kasi ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Kinomfort ko siya. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na nandun lang ako para sa kanya. Nag-uusap kami. Nagkatinginan. Hanggang sa dahan-dahang lumapit ang mukha ni Harold sa mukha ko. At parang napakabilis ng pangyayari. Hinalikan niya ako. At sabay siyang nagpasalamat.
Nung mga pagkakataong yon, alam ko sa sarili ko, malinaw, na mahal ko siya at ramdam ko rin na minamahal niya ako. Doon na ang simula ng aming maganda pero masakit na kwento, DJ Tess. Tuluyang naging kami. Bawat araw na magkasama kami, mas nakikilala ko pa siya. Mula sa mga ayaw niya, mga bagay na nakakapag-inis sa kanya, hanggang sa mga plano niya sa buhay at mga gusto niyang mangyari. Isa doon, ang pagkakaroon muna namin ng anak bago kami ikasal. Gusto ni Harold na magkaanak muna at kapag 3 years old na ang magiging anak namin, tsaka na kami magpapakasal. Nung una, syempre, hindi ko masyadong maintindihan kasi normal sa babae ang gustuhing ikasal na muna bago pa ang lahat. Pinaliwanag ko sa kanya yung side ko na gusto ko sana kasal muna. Pero pinaliwanag rin niya yung kanya na dahil nga takot siya. Dahil sa nangyari sa kanya noon. Inini! Tayo para kay Desiree na ating letter sender for today. Simpleng-simple lamang ang gusto kong sabihin. Desiree, sana lumaban ka. Oo, sana huwag kang magpatalo sa kung anuman ang pagsubok na meron ka ngayon. Oo. Huwag tayong susuko. Hindi ko mabigyang komento kung anuman ang mga nangyari sa iyo bilang isang ina dahil wala talagang salita ang tutumba sa kung gaano kasakit yan. Diba? Pero umaasa ako na sana pansinin mo yung pag-asa sa puso mo, pansinin mo yung bumubulong-bulong na damdamin sa iyong puso na pagmamahal. Kasi yung nararamdaman mo yan, naiintindihan kita, puro ka galit eh. Puro kasama ng loob. Pero hindi ako naniniwala na yan lang ang laman ng dibdib mo. Oo, gusto mo yung laman ng dibdib? Oo, kasi naniniwala ako na kaya ka nga nasasaktan ng ganyan eh. Kaya nga sumasama yung loob mo ng ganyan kasi matindi ka magmahal. Nagmamahal ka kasi. Sa mga pagkakataon na minsan, hindi na natin alam ang gagawin natin kasi sobrang bigat, sobrang sakit, di ba? Magmuni-muni ka, tapos pakinggan mo yung pagmamahal sa puso. Meron at merong pag-asa, di ba? Gusto kong agreehan yung nagkomento kanina na bakit hindi ka muna pumunta ulit sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, para lang meron kang nakakasama. Kasi, di ba, hindi din naman maganda na hinaharap mo yan mag-isa. Lalo na iniwan ka na nung boyfriend mo. Di ba? Siguro hindi rin natin masabi, baka yun din yung way niya of coping up dahil sa nangyari sa inyong dalawa, dahil nawalan kayo ng anak. Ayoko naman din kasi siyang husgahan. Yung mga nagsasabi na, oo, irresponsable yung ganun. Bakit naman ganun? Pusong bato yung boyfriend ni Desiree kasi iniwan siya bigla. Pero alam mo din eh kung saan siya nanggagaling. Somehow. Kasi sinabi mo sa sulat mo na noon pa man, gustong-gusto nang magkaanak talaga ng boyfriend mo. Diba? Minsan hindi natin maintindihan bakit ba ito nangyayari sa atin, kung ano yung gustong-gusto natin at ipinagdasal natin ng mahabang panahon. Parang yun pa yung ipinagkakait ng pagkakataon. Masakit, di ba? Realidad ng buhay, nananong palang realidad. Pero hindi ibig sabihin nun na magpapatalo ka na at hindi ka nababangon ulit, di ba? Ganun talaga, lahat tayo may mga pagsubok sa buhay. Iba-iba lang tayo ng kwento. Pero yung mga nananalo sa mga pagsubok na yan, yun yung mga hindi sumusuko. Yun yung mga naniniwala na meron pa rin magandang dahilan ng lahat kahit gaano pa kasakit ang nangyayari sa atin. So sana, ikaw Desiree, hindi ka magpakalugmok sa sakit na nararamdaman mo. Ha? Kaya mo yan. Bangon lang. Oo, laban. Oo, lalaban tayo. Kailangan. Kasi nabigyan ka pa ng pagkakataon eh, para mabuhay. Diba? Yung iba dyan, sobrang mamakaawa sa kung ano-anong organisasyon, sa gobyerno, para matulungan sila, na madugtungan ang buhay nila. Ikaw, nandyan ka pa. May rason ng lahat, Desiree, ha? Kaya huwag kang mawawala ng hope and love. Kayang-kaya mo yan. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang payo at syempre comfort sa ating text line para kay Desiree. O diba, ang sarap nung ganito, may bayanihan.
Hindi lang sa Eat Bulaga may bayanihan. Dito rin sa Heart Stories. Akalain mo nga naman. Diba, ang sarap basahin ng mga mensahe ninyo sa text line na puro lang kayo positive. Diba, ganon. Huwag tayo maging negative. Kahit gaano pa kasakit at kapangit ang nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang komento sa ating pong Facebook pages. I-like niyo po yan ang ating official Facebook page at Win Radio PH. Ganon din po ang sa akin at DJ Tesmosa. Susunod na po si Kuya Jay para pakiligin kayo hanggang gabi. Siyempre, pagkatapos po noon, winning time po tayo dito lang sa 91.5 Win Radio. Pinag-iisipan?